So hi guys, welcome to our new vlog. Gagawa na naman tayo ng do-it-yourself vlog, DIY na naman. And this time, gagawin natin ay candle o gasera. So gagawa tayo ng gasera or do-it-yourself candle. So napapanahon to ngayon dahil maulan, so lagi nawawala ng kuryente. So para makatipid, hindi na tayo bilhin ng candle, gagawa tayo ng sarili. So things we are needed, yung mga container na hindi madaling mababasag kapag nainitan. So yung mga used bottles nyo, ito yung sa pagkain ng mga baby, gerber. So ito yung do-it-yourself cement pot ko. Kasi lumaki na yung halaman ko kaya nilipat yung sa big pot. So available na siya. So we can use it as our candle ngayon. Ang ating mga inserts yung ilalagay. So stones, bigas. So yung sa bigas, yung maliit na container lang ha, para hindi naman. So bagay, use, magagamit naman natin siya. And so may gumaan na motor, maingay. Buhangin, saan nila natin. At yung mga oils natin. So nasa inyo kung anong oil ang pwedeng gamitin. So pwede yung cooking oil, pwede yung use. Aso lang baka mag-amoy chicken. Pritong chicken yung bahay nyo pagka minuksan nyo yung candle nyo. Then baby oil. Tapos kung meron kayong mga aroma oil o yung mga essentials oil, pwede din yun. Para mabango na yung candle. Stick. Pwede din yung posporo. And cotton. Siyempre pang bukas ng ating candle. So watch till the end guys. Paano gawin ang ating do-it-yourself candle or gasera. And don't forget to like this video, share, and also comment. Enjoy guys! So gagawin na natin guys ang ating do-it-yourself pala. So dito muna tayo sa small container. Lagay na natin ang ating bigas. Mag-iwan kayo ng konting space para hindi siya mamamatay pag nilagay na natin yung stick. So, i-measure nyo yung stick. At pabuli na. Hindi natin ang koto na natin yung stick. Yan ang magsasabing mikpa o mikcha ng ating candle. So, you can put your oil. So, gagamitin natin yung bigas, yung cooking oil. Dapat medyo gumulutang ang ating mag-ita. Ay, may humisilip na bata. Cooking ni Diana. Yan. So, okay na ang ating first DIY kasi na. And then, tayo po dyan. So, next natin, dito tayo sa ating bigger one. So, okay. So, natin itong ating mahaba-haba. So, ilalagay naman natin dyan ay ang ating buhang. Alit na po si Lutichera. So, optional, lalagyan nyo ng mga big stones para medyo maganda rin ba ang ating do-it-yourself candle. Yan. Inisip nyo guys. Mga candle, mga buhangin. Hindi nga malilinis yung pag nilagyan na natin ang oil. Lalagyan na natin yung dulo ng ating stick na cotton. Going to stick it on. Sample lang. Medyo bawasan natin. Pero hindi naman siya. Pwede na natin lagyan ulit ng cooking oil. Mukha pang matagalan ito guys kasi ang haba, ang laki. Mas maganda ito sa altar. Kung nasa inyo, kung gusto nyo yung nakaangat, o nandun sa ilalim lang, para hindi agad siya na mamatay. Yan. So, yun na natin ang ating mabarbato. Ano na ba sila? White sand.
So yung ningas niya o yung laki ng apoy niya, depende yung sa kapal ng cotton na ginawa niyo. Siyempre, the more na makapal, more ang light ng candle niya. So gitna na ba siya? Make sure yung candle, yung stick niyo ay nasa center. Then you can put your oil. So gagamitin natin yung baby oil na. And yung aroma oil. So ganun lang kasimple guys. Later, bubuksan na natin ito. Maganda sana pag madilim na. So hintayin natin gumabi para ma-appreciate natin yung lights natin. Okay? See you later guys. Okay guys. So hindi na tayo makapaghintay. Hi! Yung pangit yun. Hi guys! So hindi na tayo makapaghintay na gumabi. Kaya nandito na tayo sa CR. At bubuksan na natin ang ating do-it-yourself, candle, or gasera. So turn off ko lang yung light. Buksan ko muna. So ayun na guys, nag-light up na ang ating do-it-yourself candle. Wala yung isa. So yung aroma ng baby oil, hindi siya masyad effective po. Namatay siya agad. Or maybe kulang pa tayo sa oil. Pero yung cooking oil, bigas, okay na okay. Ang lakas. So guys, thanks for watching. Bye! Don't forget to like this video.